Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Parang sinagad na ng langgam. Pwede mo parang injection ka naman ulit. Pwede rin. Hindi mga tao ayaw magpa-doktor at injection. Pero ano kung ito na lang ang tayong paraan para magamot ka? Masakit siguro nun, di ba? Lalo na kung paulit-ulit kang tuturo ka yun. Oo, masakit yun. Pero binaliwala lang yun ang batang nakilala ng CNN reporters natin. Insulin-dependent si Jessica at sa ulat ng Camarines Norte Bureau, patunayan ng hindi hadlang ang kanyang karamdaman sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Madalas kong nakikita ang kahong ito sa aming paaralan. Sa kantin, sa guidance office, at maging sa principal's office. Ang kahong ito raw ay susi para matulungan ng isang insulin dependent, si Jessica Rangasa. Nalaman kong dati naming schoolmate si Jessica. Yun nga lang, kinailangan niyang lumipat sa paaralang mas malapit sa kanila dahil sa kanyang karamdaman. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa kanya, kaya't naisipan ko siyang dalawin at kilalanin. Masayahin si Jessica. Napansin ko sa aming pag-uusap na matalino siya, hindi mahina ang loob at di nahihiyang makipagkwentuhan. Di mo aakalaing mayroon siyang sakit na diabetes. Kasi hindi na kaya ng herbal or diet-diet, kaya kumbaga parang wala ng lunas or wala ng iba pang parang pang-palit, pang-alternate doon, kundi yung insulin lang. Nang yun, ginagamit namin yung para makontrol or mapababa namin yung blood sugar namin. Grade 6 pa lang si Jessica nung malaman niyang mayroon siyang diabetes mellitus o type 1 diabetes. Ito'y karaniwang nagsisimula habang bata pa. Ang may mga ganitong uri ng diabetes ay insulin dependent. Ibig sabihin, tanging insulin injection ang paraan para patuloy na mabuhay dahil ang pancreas ng apektadong tao ay di na kaya mag-produce ng insulin. Mahalaga ang insulin dahil ito ang nagko-control ng blood sugar natin. Mahirap din ako kasi maging insulin dependent kasi ng 4 lifetime ko na dapat gawin yun, hindi na dapat matigil yun. Kaya nga dependent, so doon na yung nakasalala yung buhay ko. Dati raw, ang gamot na ito'y itinuturok niya sa kanyang binte o braso. Pero sinabihan siya ng doktor na mas mabuting sa tiyan niya ito i-inject. Bawat araw, 395 pesos ang ginagastos nila para sa gamot na habang buhay na niyang kailangan. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, kidney damage, high blood pressure, skin infection, at pagkabulag. Minsan nga raw ay inospital si Jessica dahil sa lumalabo na ang kanyang paningin. Hindi ako makakita. Talagang hindi na ako makahinga. Nagsama-sama na yun na hindi ako makamulat talaga. Siguro, sabi ko, ito na yung time ko. Sabi ko, bahala na. Tapos yun, nung nadala pa niya ako sa hospital, may chance, nabigyan na naman ako ng another chance na naman. Or parang buhay na naman. Bukod dito'y, mayroon ding mga epekto ang sakit na ito sa kanyang pag-iisip at emosyon. Minsan daw, nagiging makakalimutan siya at irritable. Before, yung unang pasok ko dito talaga, ang daming ayaw sa akin kasi parang, yun nga, kasi parang kapag irritable ka pala, sigaw ka, ganun, parang lahat niya ako. So, parang nawalan din ako yung kaibigan. Pero nung nakilala nila ako, tapos parang ako din, binago ko din yun ng pagiging irritable ko, tapos yung hindi na ako pala sigaw ngayon, mas okay, dumami niya yung friends ko. Siyempre, para sa akin, mahirap yun kasi nang parang bata ako pa para din sa sakit na yun. Tapos, ang dami-dami pang sumasagoy na problema. Pero, siyempre, kakayanin ko na lang for my future. Magpo-fourth year high school na si Jessica.
At tulad ng ibang mga kaedad niya, mayroon na siyang pinapangarap na trabaho. Gusto niyang maging isang nurse para mapag-aralan ang kanyang sakit at makatulong sa mga batang may ganito rin karamdaman. Matibay ang paniniwala kong kaya niyang abutin ang kanyang pangarap. Sabi nga ng nanay niya, malakas ang loob ni Jessica. Kahit nga mataas ang blood sugar, yung tanungin niyo yung kinaanwala lang. Yun ang pinaka-natural niyang laging sinasabi. Kundi wala ka dyan naririnig na nahihirapan na siya o ano na lang. Wala ka dyan naririnig. Malakas ang loob niyan. Sobra, sobrang lakas talaga. Pero matibay sa akin sila mama. Kasi para kung mga parang masuklian ko yung ginagawa nilang paghihirap sa akin, kaya pinipilit kong lumaban para yung mga naitulong nila nagawa nila sa akin, maibalik nila sa kanila ng mas bigger pa. Kaya naman, maging ang mga kaibigan ni Yay hanggang-hanga sa kanya. Si Jessica, siya yung palaban and we are proud of her kasi in spite of her disease, nalalabanan din niya yun. And nakukuha pa niyang magbiro, makisama sa amin, na parang natural na tao. And actually, siya'y captain, one of our captain. Nalaman kong para makadagdag sa pambili ng kanyang gamot, ay tumatanggap si Jessica ng mga taong gustong magpatest ng kanilang blood sugar. Ginagamit niya ang kanyang nalaman dahil sa kanyang sakit para makatulong sa kanyang mga magulang. Naniniwala siyang sa kanyang pagsisikap, sa suporta ng kanyang mga magulang, at sa tulong ng ibang mga tao ay di magiging hadlang ang kanyang karamdaman para maabot niya ang kanyang pinapangarap. Siyempre, huwag nilang kakalimutan ang magdasal kay God kasi siya lang naman yung nakakaalam kung ano mangyayari sa atin and siya lang naman yung makakatulong sa atin, kagaya ko, para mapalakas sa atin yung sarili natin. Kaya yun, maging matatag sila, stronger, tas faith in God. Tas andyan lang yung parents nila na gumagabay sa kanila. Kaya maging matatag lang sila, kaya nila yan, malalampasan nila yan.